ewan ko lang kung tama pa rin ang pagkaalam ko, wala pa talagang nananalo laban sa libel. Ano ang iniisip ninyo ba, makukulong si RJ Nieto or magbabayad ba siya ng multa? Anong gusto niyong parusa na ibigay kay RJ Nieto dahil dun sa sinabi niya sa inyo? Ang sa akin dito, no, more than the punishments, kasi matagal pa yan, ano, it's down the road. Ang sa akin dito, yung message na hindi ka pwede magkalat ng fake news. Mm-hmm. At merong consequences yan. So, hopefully, with this, eh, magtatanda lahat. Hindi lang yung maka-Duterte, kundi yung mga anti-Duterte as well. Yun maybe, pa, Senator, you can refresh the memory of our viewers and listeners. Ano ba yung inakusahan kayo po ni RJ Nieto na sa inyo, no, naging karapat-dapat na sampahan nyo ng kaso? Naglagay po siya, nag-post siya sa kanyang blog na ito daw si US President Trump ay tinawag daw akong narco or drug lord. Na talagang alam naman niya ho na hindi totoo, pero ginawa pa rin. So nag-kabit siya doon, ng nag-attach siya doon ng isang fake news from a blog site or a website na known to come out with fake news. So ginawa pa rin niya. Sa akin, teka muna, kailangan meron ng preno yan. Kailangan merong consequences yan. It's a cyber libel case. Yes. Tama po ba? Opo. Okay. Which is a degree higher than the ordinary. Okay. Meron na pala ganun, degree higher. Okay. Pursuing yung question ng aking partner, yung po bang finale niyo na kaso, is this more symbolic than anything else? Gusto niyo ba talagang maparusahan si RJ Nieto? Or sabi nga nila, bigyan mo ako ng piso, okay na, basta manalo ko dito sa kaso na to. So yun nga po, no? It's the larger political message, yung symbol na yun na nga, na kailangan nating tumindig sa mga nag-aabuso ng ating freedom. Ano? At itong sa atin dito, dun sa mga hindi pa nakakasuhan, kailangan malaman nyo na merong limits yung pagpapahayag ng inyong opinion.